Okay. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Siguro mga kababayan, ito, napag-uusapan kasi natin yung tungkol nga sa nangyari dun po sa Davao City. So, isa po sa pinaka-highlights. Isa po sa pinaka-highlights po ng mga Duterte dun po sa Davao City ay, ito ha, yung pinag-re-resign ni Baste si PBBM bilang presidente. So, ito yung sabi ni Baste, no? Baste Duterte to Marcos Jr., resign if you do not have love for country. Yan. So ngayon, malinaw mga kababayan, sa pagre-resign nga po ni PBBM, kung sakali man no, natupakan si PBBM at sumunod, eh ang magiging presidente si Sara. Pero mga kababayan kasi, sa tingin ko, medyo may kakapalan ng konti ng muka si Baste. Kasi mga ka-streetwise, unang-una, bagsak po yung Davao City mula nung si Baste po yung naging mayor. Siguro una muna Baste, bago mo tawagin na tamad yung presidente at bago mo utusan na mag-resign, siguro dapat ayusin mo muna yung Davao City. Kasi mga ka-streetwise, may nakita po akong ano dito, statistics. Galing ito sa Philippine Statistics Authority. Yan ha. Dokumentado ito, Baste. Oh, highlights of the 2023 first semester official poverty statistics. So ito po yung datos ng mga bilang ng mga mahihirap sa highly urbanized na city. At kasama dito yung Davao City. Oh. Ayan ang hirap kay Baste eh. Inuuna yung presidente, yung mismong Davao City bumabagsak dahil sa kanya eh. Oh, una kasi mga ka-streetwise, pakita ko sa inyo, no? Dito sa table 7, ito ha, sa table 7, highly urbanized city. So dito, nakalagay dito, no? First semester, poverty incidence among families by percentage. By percentage ito ha. So kung makita natin dito mga kababayan, 2018 sa Manila, yung mahirap sa Manila, okay, is 5%. 5%, ibig sabihin, sa isang daang Pilipino sa Manila, merong 5 tao ang mahirap. Bumaba ito noong 2021 at tumaas ng konti noong 2023, 3.7. So actually, mababa yung sa Manila. Isipin mo, di ba, sa 100 tao, meron siyang 3. So medyo mababa yon. Pero mga kababayan, ang pinupunto ko lang dito kasi meron po kasing ano comparison. 2018, 2021, 2023. So merong 3 taon. Separate na taon yung comparison. Ngayon, pagbaba ngayon natin dito sa Davao City. Saan ba yun? City of Davao. Saan ba yun? Ayaw magpakita, nagtago pa tuloy. Teka, hinahanap po tuloy. Ba't nawala yung Davao? Tingnan, baka nakita nyo dyan na, ito pala City of Davao. Diyos ko. Akala ko, di ko napasama. Ito pala City of Davao. Ayan ha, kita nyo ha. City of Davao. Sa pangatlo sa huli. Kita nyo, di ba? Pangatlo sa huli, City of Davao. So una, nung 2018, ang mahirap sa City of Davao, 7%. And then, bumaba ito nung 2021 ng 2020, bumaba ito ng 6%. Okay. Pero, nung si Baste Duterte naging president, naging mayor ng Davao, umangat ito overwhelming 21%. 21.7% po. Ayan o, ang linaw. Ano natin na? Paano, sabihin nyo na naman, dinaya ko na naman yan, galing sa gobyerno ito. Oh, lumabas ito last year lang. Hindi pa nangyayari yung kaguluhan sa Davao. Oh. Ayan yung pangatlo sa huli, di ba? Nakita nyo naman. So, ayan. So, ang kapal ng mukha ni Baste Duterte para utusan yung presidente na mag-resign. Eh, yung mismong lugar niya nga sa Davao City, dumadami yung mahirap. Ayan, no? Oh. Una, 7% lang. So, ibig sabihin nun, sa 100 na tao na nakatira sa Davao City, noong 2008, merong 7 na mahirap. Noong 2021, merong 6. Pero ngayong 2023, meron na pong 21.
So ano yan? Ang lakas ng loob si Tahin yung presidente, pero yung mismong lugar niya, hindi niya naman naayos. Oh. And then, bukod dyan, meron pa dito. Ito pa. So, ito naman yung ranking. Kasi nagsimula kasi maging mayor si Baste 2022. Okay. So, yung Davao noong 2022 ay nasa top 4. Top 4 na highly urbanized city. Actually, bumaba na nga yan eh. Pero syempre, pinag-usapan natin nung bago dumating si Baste bilang mayor. So, nasa top 4 po yung Davao. Tapos, after 1 year, naging top 6 na lang. Bumaba din. Ah, di ba? Ayan, no, top 6 na lang yung Davao. Yung Davao City, ha? Di ba? And then, mga kababayan kasi, siguro, ganyan siguro, kapag nawawala na ng, pag nawawala na ng 51 billion, naubos na siguro kasi yung 51 billion na pondo. Kaya siguro ganyan. Oh. And then, mga kababayan kasi, ang medyo bad trip kasi dito, nung nakaroon nga po ng what you call this, ng baha, dyan po sa Davao City. So, syempre, alam naman po natin, dahil po sa kapabayaan ni Baste, dumami yung mahirap sa Davao, pumaksak po yung ekonomiya ng Davao. So, ngayon, nung nangyari nga po yung baha, dyan po sa Davao City, yung mga tauhan po na magbibigay sana ng relief goods sa Davao City na galing kay Martin Romualdez, hinarangan. Hinarangan, sabi dito, no? Romualdez team barred from distributing disaster aid in Davao City, says Solon. Sabi ng isang congressman ito. So, syempre, yung best friend po ng mga Duterte yan. Ako, Bicol Party List Representative Saldico, barred in a teleradio interview Wednesday, February 7, that volunteers from the offices of the House Speaker Martin Romualdez and Tingog Party List are being prevented in Davao City from distributing aid under the Department of Social Welfare and Development, DSWD, Assistance to Individual in Crisis Situation, AICS program. So una, mga kababayan, yung pamimigay naman dapat na relief goods dyan po sa mga tao sa Davao nung sakuna, galing naman po sa DSWD. Yun nga lang, yung mga tauhan is from Tingog. Tsaka galing from Martin Romualdez. So, hinarangan. Hinarangan nila. At ang ito pa, mga kababayan, no, kung maalala kasi natin, diba? Dahil nga po sa mga data na to, na ang Davao ay tumaas yung poverty rate, Davao City, ha? Yung Davao City tumaas yung poverty rate, bumaba sa ranking yung Davao City. So, dito ngayon papasok yung sinabi ni Sara Duterte na plano niyang tumakbo sa local. Di ba, naalala niyo yun, di ba, nung nakaraan? Sabi ni Sara Duterte, gusto niyang tumakbo sa local election sa 2025. So, pwede yun. Pwede siyang tumakbo. Kung manalo siya, mamimili lang siya. Vice President ba or magiging mayor ng Davao? Kasi mukhang sa Davao siya tatakbo. Kasi meron kasing balibalita na tatakbo si Migs Nograles sa Davao City bilang mayor. So, alam naman po natin, ang pinakabaluarte talaga ng mga Duterte ay Davao City. At kung lalabanan ni Migs Nograles, si Baste Duterte bilang mayor ng Davao City, mukhang delikado talaga, diba? Mukhang delikado talaga si Baste Duterte kasi may mga data po na bagsak yung Davao City, dahil kay Baste. So, ngayon, ang mangyayari ngayon dito, diba, tatakbo si Sara Duterte bilang, ay, ayan ang balibalita eh. Tatakbo si Sara Duterte bilang mayor ng Davao, lalaban si Migs Nograles. And then, yung magiging vice mayor ni Sara, si Baste. So, pag nanalo si Sara Duterte, magre-resign bilang mayor, magiging mayor si Baste. Ayan ang posibleng mangyari, ayan ang posibleng senaryo. Kasi mga kababayan, medyo gets ko na eh. Nung una, medyo parang hindi ko, bakit naman kailangan nilang gawin yon? Kasi, so ngayon, nung nakita ko nga to na yung Davao City pala ay bumabagsak pala, yung dati na sa 100 Davaoenyo ay meron lang 6 na mahirap, ngayon ay 21 na, yung dating top 4, ngayon ay top 6 na lang. So, may chance talaga. Diba?
Oh, kita mo, may tanga talaga, no? Oh, may tanga talaga. May, nagpakita na ako ng data. Oh, sabi sa'yo, may tanga eh. Oh, yan, no? Oh. Ngayon, sa hindi naniniwala, ang gawin ninyo, kayo mga tanga kayo, pumunta kayong Philippine Statistics Authority. Pumunta kayo doon. Sa Philippine Statistics Authority, pumunta kayo doon, tapos magwelga kayo. Sabihin ninyo na itong nilabas nilang data na dumadami yung mahirap sa Davao City from 6% naging 21%, sabihin ninyo peke. O pag nagawa nyo yun, maniniwala ako sa inyo. May tanga pa eh. Nagpakita na nga ako ng data, tanga pa din eh. Ah, diba? Ganyan po talaga mga kababayan. Kapag yung DDS po talaga, tanga. Nagpakita na ng ebidensya, di ba? Nagpakita na ako ng ebidensya na merong datos galing sa statistics na bagsak po yung Davao. Tapos ayaw pa rin maniwala, ang tawag po diyan tanga. Tanga po yung tawag yun sa mga ganyan. So dapat, kayo dapat yung mga tinamaan ng COVID para mabawas-bawasan kayo. O, di ba? So, yun nga yung punto mga kababayan. So, kasi nga po, meron kasi mga datos na nagsasabi na ang Davao po talaga bumabagsak dahil kay Bastid Duterte. Ngayon, kung lalaban si Mixto Grales bilang mayor, ayun ang balibalita lang naman, it makes sense talaga na si Sara Duterte ay tatakbong mayor ng Davao ulit. So, kapag nanalo si Sara, balik siyang vice president, and then si Baste yung vice mayor, siya yung magiging mayor ulit. Kasi mga kababayan, malaki po talagang dagok sa mga Duterte pag nawala pa yung Davao sa kanila. Ito na nga lang yung natitira nilang baluarte kasi yung mga ibang mga municipalities po at saka mga ibang LGUs po sa Mindanao is naiinis na rin po kay Duterte dahil sa pautot niya na ihiwalay yung Davao sa Pilipinas. Ngayon naman po kasi, kung mawawala pa yung Davao sa kanila, pagkatapos naiinis pa ngayon yung mga taga-Mindanao sa mga Duterte, eh mawawalan na talaga sila ng baluarte. So, paano na kaya ngayon na yung plano ni Sara Duterte na maging presidente sa 2028? Paano na? Kung yung Davao City is hindi nila makukuha, hindi na nila magiging baluarte. So, bawas na naman yan sa political capital na naman ng mga Duterte. So, kaya para sa akin, it makes sense. Na kung bakit nabanggit nga po ni Sara Duterte na plano niyang tumakbo bilang local government ulit, kasi nga po, nanganganib talaga si Bastid Duterte na manalo kung si Mixto Grales yung makakalaban niya bilang mayor ng Davao. Lumalakas po yung mga Nograles sa Davao City, mga kababayan. So, yun. So, ayun ko lang. Kasi ayun lang yung mga narinig kong balibalita kung naniniwala ba kayo dun. Nasa sa inyo yan. Kung ano. Pero para sa akin, it makes sense para sa akin. Okay. So, yun mga kababayan. No? So, dyan po sa 1,318 po na nanonood. Pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa content po na to. At dyan po sa Team Replays, pakicomment na lang din po kung ano man sabi nyo nga po dito. Na, ano man sabi nyo nga ngayon na itong Davao City, base sa datos, hindi sa chismis, di ba? May datos akong pinakita, meron akong ebidensya pinakita na ang Davao City po ay bumabagsak dahil kay Bastid Duterte. So naniniwala ba kayo doon sa mga balibalita rin ngayon na ito chismis 'yon. Yung about kay Mixto Grales. Naniniwala ba kayo na kaya binanggit ni Sara Duterte na tatakbo siya bilang LGU ulit? Kasi posible Davao ulit 'yan eh. Kasi doon siya naka-registered eh. Ay para mapangalagaan nila yung baluarte nila. Kasi alam naman po natin, base po sa datos at hindi chismis, na ang Davao City po ay bumabagsak dahil kay Bastid Duterte. At syempre, ang kapal-kapal-kapal ng mukha talaga ni Basti para pag-resign din si PBBM bilang presidente, yung mismong lugar niya nga sa Davao na pabayaan niya. Yun. So yun lang po. No? So pa-comment lang po sa baba, dyan po sa Team Replays, at binabasa ko pong lahat yan. So, dyan sa mga pikon, bahala kayo sa buhay ninyo, di ba? Ayan kasi mga kababayan, ito ba? Si Banat Bayba, nagpakita ba ng resibo yon para nagko-content? Wala, di ba? Purbo nga lang din yan eh. Parang si Badong. Sila ni Badong. Si Badong, si Banat Bay, purbo nga lang. Pero kung makita nyo kapag ako nag-content, palagi ako may ebidensya dito. So, ayan ang pagkakaiba namin. O, kasi kayo, mas gusto ninyo kasi, di ba, ng mga DDS, yung chismis. O.
Sinasabi ko sa inyo, eh, pag mga tanga talaga, wala tayong magagawa dyan.